para lang ma-promote, gumawa ka ng kagaguhan. Diba? Ganun ang mangyayari. So, i-analyze natin. Turuan ko kayo paano mag-analyze. So, this is my second lecture today. Oh, nandito si Marge Mercurio. Magandang panahon sa iyo, Marge. Ang topic ko ngayon is tungkol sa subpoena duces tecum. Ayan. So, ito po yung subpoena duces tecum na napunta na ho sa court, sa DOJ. Mag-ingat ho kayo na mapunta sa DOJ kasi based ho sa aking experience, mas marami hong babae na DOJ prosecutor na actually 100% based sa experience ko, yung mga DOJ prosecutor na babae, fair sila, justice, dapat sila maging justice because napaka-fair nila talaga. Tinitingnan nila yung both sides. At 100% based sa experience ko rin, yung mga lalaking prosecutor, bagamat ako isa rin lalaki, ay questionable ho yung kanilang mga desisyon. As if parang tamad mag-desisyon. So, sana itong prosecutor na may hawak dito ay makagawa ng kagila-gilalas na hakbangin tungo sa parehas na laban. At alam niyo naman po, mga BIR officials, yung mga lawyer sa BIR official, hindi ho sila parehas. Naintindihan naman natin sila because yung kanilang ipinaglalaban ay yung, yun nga, yung BIR. So, kahit baluktot, nangyayari din naman ito sa ibang bansa, lalo na sa mga malalaking bansa. Para lang ma-promote, gumawa ka ng kagaguhan. Diba? Ganun ang mangyayari. So, i-analyze natin. Turuan ko kayo, paano mag-analyze? Yan lang naman ho ang may tuturong ko sa inyo. Yung analytical capability ko analytical, mali pa spelling ko. Yan. Analysis. Sir, paano mag-analyze? Okay. So, mapapansin mo rito, pinakukulong yung taxpayer under section 266. I-analyze natin yung sinasabi nung BIR. Ha? Itong BIR na to, sir, batang-bata ito. Panginoong ko. Batang-bata, sir. Kagabo-board lang. Isang taon lang, kagagraduate. Naaawa ako. Pumasok sa BIR. Sana naman yung kanyang pagpasok sa BIR hindi for the purpose of magkaroon ng milyon-milyong piso kung hindi tumulong sa bayan. Ha? Kasi sabi nga ni Dr. Jose Rizal, pag-asa natin mga kabataan. Yung mga kabataan natin ngayon, sir, medyo may problema ho tayo sa kaisipan at sa moralidad. So ito ho, makikita nyo ho rito, ginawa ho ito ng tatlong lawyers ng BIR. Ayan. So, pag-aralan ho natin. Siyempre, hindi natin mapag-aralan o hindi natin babasahin. So, ito po yung nakasulat doon sa kanyang sinusulat. Sabing ganon, ayan. Basahin na lang natin yon. Ito ho yung kanyang posisyon. Okay. Ito yung posisyon niya. Non-compliance with the STD dated March 1, 2021 was duly established. Sa question is, na-establish ba talaga? Ganyan, sir, ha? So, hindi nyo kailangang intindihin yung buong statement. Hanapin nyo lang yung madali nyo maintindihan. Establish. Ibig sabihin, duly established, napatunayan. So, tanungin mo yung sarili mo, paano napatunayan? Ganun lang, sir. Paano? Huwag kang mawawala doon. Huwag mong ilalagay yung iyong puso at isipan doon sa karahasan o doon sa emosyon mo. Oo. Magmanatili ka doon sa paano na-establish na nagkasala yung taxpayer. Okay, nandito rin si June Ramos. Kung kailangan nyo ng
magaling na bookkeeper at consultant, puntahan niyo si June. Now, basahin natin yung kanyang sinasabi. Tatlong lawyers to, magagaling na lawyer. So, sabi dito, at the outset, yun. At the outset, it is pertinent to note that the determination of probable cause in this instant case is confined to the issue whether herein respondent committed a violation of the NIRC by not complying with the subpoena duces tecum issued by the BIR. I-underline ko lang ho yun, sir. By not complying with the subpoena duces tecum issued by the BIR. Ngayon, huwag kayo mawawala dun. Ano ba yung circumstances na nangyari sa taxpayer para hindi siya makakomply doon sa tinatawag nating subpoena duces tecum? Okay. So, siya mismo magsasabi dito kung ano nangyari. Relative thereto, complainant wishes to emphasize that subpoena duces tecum dated March 1, 2021, subject of the present complaint was duly issued and was served upon herein respondent in accordance with Revenue Memorandum 10-2013. Sabi, na-establish daw nila, number one, na-issue, ayan, and number two, na-serve. Ayan. So, dalawa yung kailangan nilang patunayan, na-issue at na-serve. Huwag kayong mawawala doon. Na-issue at na-serve. Okay, nandito rin si G. Magandang araw sa iyo, G. Magaling na accountant yan, ha? Kung kailangan nyo na accountant, ayan si G. Santander. Tuloy natin ang pag-aaral. So, sabi, paano ini-issue yung SDT? So, ito yung kailangan ninyong i-download, ha? Para ma-verify natin yung sinasabi niya na number one, gina-justify niya yung pag-i-issue. Sabi dito, guidelines and procedure. Okay. The SDT shall be served through personal service by delivering personally a copy of the SDT to the party at his registered or known address or whatever he may be found. Ang ganda, di ba? Personally, deliver. Saan i-deliver? Yon, place. Number one, yung registered. Number two, known address. And number three, wherever he may be found. So, may tatlong option yung BIR official. Ilagay nyo sa utak nyo na. May tatlo siyang option. Number one, known address. Ay, registered address. Ibig sabihin yung nasa BIR issued certificate of registration. I-discuss ko yun sa inyo. Kasi yung certificate of registration ng BIR, pwede ho yung gamitin para bumaba yung inyong deficiency tax. Tuturo ko yun mamaya lang konti. So, place of business number known. Pag sinabing known, maaring branch yan ng kumpanya o facility. Ano man facility, katulad ng manufacturing plant, sales outlet, facility ho yun eh. At yung pangatlo, wherever he may be found. Eh di hanapin mo kung nasaan. Katulad ko, itong mga BIR officials na to, nagle-lecture ako sa Sofitel, diba? Nag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. Eh alam naman nila yung opisina ko, hindi ako pinuntahan sa opisina ko, pinuntahan ako sa Sofitel. Doon isinerve yung warrant of arrest. Yun yung ibig sabihin ng wherever he may be found. Hanapin mo kung nasaan. So, ginawa ba yung options na yon, yung options na yon. Sabi rito, ayan na, dinefine na yung known address, hindi ko na i-define, nakasulat na rito. Sabi rito, susunod natin, in case personal service is not practicable, the SDT shall be served by substituted service or by mail. Hindi ko nalagay. Ayan na. B. B tayo. Substituted service can be resorted to when the party is not present at the registered or known address under the following circumstances.
So, ang pinag-uusapan dito is yung registered address. Ayun. Teka lang, ayusin ko. Yung registered address na minention dito at yung known address na minention naman dito. E nasa na to? Question. Ah, ano ginawa mo para mapunta ka doon? So, number letter I. The STT may be left at the party's registered address with his clerk or with person having charge thereof. Okay. So, bago ang sinasabi lang dito, dun sa registered address, dapat may clerk or person na nakakilala, ha? Person having charge, eh. Having charge, ibig sabihin nakakakilala dun sa tao. Pwede mong iwanan daw dun. Para, ang problem kasi dito sa BIR, bakit mo iiwanan dun sa tao? Eh, hindi naman yan empleyado, kung limbawa man. Number two, hindi naman niya mag-in-charge doon. Anong pakialam niya dyan sa SDT mo? Dapat, iserve mo dun sa tao. So, number two, sabi rito, if the known address is the place where the business activity of the party are conducted, the SDT may be left with his clerk or with person having charge thereof. O di maliwanag, iiwan mo lang daw yung SDT kung mayroong clerk or person na nakakakilala sa kanya. So, pag wala nun, hindi mo iiwan. O sige, ano yung susunod? Ito na yung ginamit ng BIR. If the known address is the place of residence, substituted service can be made by leaving the copy with a person of legal age residing therein. So, ibig sabihin, yung taong nakatira doon, hindi pwedeng ibigay kung kani-kanino, lalo na sa taong hindi nakatira doon. Okay, yun yung sinasabi. And the last is, if no person is found in the party's registered or known address, the revenue officer concerned shall bring a barangay official or two disinterested witnesses and to the address so that they may be personally observed and attest to such absence. The SDT shall then be given to the said barangay official. Such facts shall be contained in the bottom portion of the SDT as well as the names, official position, and signature of the witness. So, yun yung ginagamit nila. Bago ako magtuloy, yung mga taong nagmamahal sa bayan natin, nagmamahal sa mga Pilipino, nagmamahal sa mga taxpayer, humihingi ho ako ng tulong. Okay? Gusto ko po sanang i-challenge sa Court of Tax Appeals itong ipinagpapalagay na mali pag-twist ng batas natin. Imaginin mo, anong pakialam nung barangay official at saka dalawang witness doon sa pagsiservice ng SDT? Eh sabi ng batas natin, di ba? Sabi ng batas, lalo na yung tax code, hindi ka pwedeng makipag-deal sa hindi taxpayer or authorized representative. Nakasulat nga doon sa letter of authority, ipare-receive lang yung letter of authority sa taxpayer or authorized representative. Bakit yung SDT ipinare-receive sa hindi authorized representative katulad ng barangay official at dalawang witnesses? So, tingin ko po dito ay dapat nating puntahan na ang korte para matigil na ho itong pagmamalabis ng mga BIR officials. Tulungan niyo ho ako. Tulungan niyo ho ako. At ako po ay willing, at yung limang lawyers natin, willing ho na tumulong sa mga taxpayer. Okay? Meron ho tayong kaso na gagamitin. Mag-class suit ho tayo. Kailangan ho natin dito tulong pinansyal at suporta ho. Mapalagana po natin itong sinasabi ko sa mas maraming tao. Yan po ay suggestion ko lang, recommendation ko. Nasa sa inyo po kung gusto nyo tumulong. Pero, ine-encourage ko po kayo. Tuloy ho natin ang pag-aaral natin. Complainant. Sabi rito, Complainant validly resorted to substituted service of the SDT because no person was found in the premise at the time of service thereof. Moreover, revenue officer followed the aforementioned procedure by giving the SDT to Barangay Kagawad and as witnesses. So, may mga witness who are both disinterested witness
Contrary to the allegation that the respondent and the aforementioned witness personally observed and attested the absence of any representative in the registered address of Peruvian corporate taxpayer at the time of the service of SDT. Okay. Ganito po kasi mga bossing ko eh. Kahit na may tao ho dun sa loob ng opisina, sasabihin nila wala. Ganyan ho ang taktika ngayon. So, magugulat ka na lang, meron ka na ngayong kaso sa korte, sa DOJ katulad nito. Because gumawa ho ng hindi maganda yung mga taong nai-involve. Okay? Now, susunod natin. Ito daw revenue officer na to, sinunod lang daw to. Bakit hindi niya sinunod ito? Ba't hindi niya hinanap wherever he may be found. Ba't hindi niya ginawa 'yun? 'Di ba? Suntulin natin pag-aaral natin. This notwithstanding herein respondent utterly failed to obey the SDT on the date set forth per compliance. Hindi daw umating yung taxpayer dun sa date set forth for compliance. Unang-una, ha? Bakit mo binigay sa barangay? Sino ba sinusumpina mo, yung barangay o yung taxpayer? Siyempre, hindi alam ng taxpayer na meron siyang sumpina. Wala nga tao during sa opisina niya, di ba? So, ganito gagawin nyo. Kada alis kayo ng opisina ninyo, i-inform nyo yung BIR na walang tao. Number 2, inform nyo sa BIR ano yung oras ng trabaho ninyo. Number 3, para hindi sila pupunta kung ang oras ng trabaho nyo, alas 8 hanggang alas 12, sabihin mo sa kanila na alas 8 hanggang alas 12, yun lang trabaho ko. Pagdating ng alas 12:01 hanggang alas 5 at kinabukasan hanggang alas 8 uli, walang tao dyan. So, i-prepare natin na pumunta ka ng maga. Very important 'yon. Ngayon may pandemic, sasabihin mo sa BIR, wala kaming pasok. I-inform ka namin kung kailan kami magkakaroon ng pasok. So para hindi sila pupunta at sasabihin, walang tao eh. In-inform ka namin na walang tao eh. Ba't ka pa rin pumunta? That's very important. Sa mga nagpa-practice dito, gawin ho ninyo yung nire-recommend ako para hindi ho kayo maiipit at the end. Mananalo naman to eh, mananalo tong kasong to. Matatalo BIR dito. Sabi nito, in a futile attempt to negate its criminal liability for violation of section 266 in relation to etc. etc., the respondent pounds upon the validity of ELA notice for presentation and submission of documents, records, and reminder before issuance of subpoena disobeying reminder, and raised the defense that the ELA and the notice both on the were not properly served upon the upon them, and claimant respectfully beg to disagree. Talaga namang hindi na-serve eh. Di ba? Hindi na-serve eh. Kaya nga nagkaroon ng failure eh. Hindi na-serve. Walang neglect. Now, number 9, resort to substituted service of the aforesaid ELA with the notice of presentation record was justified in view of the adamant refusal and or avoidance of the representative employees of to receive the same as narrated in affidavit of service executed by revenue officer both dated. Such service was made pursuant to, ayan, sinabi na yung ginagamit nilang rule. Di ba, sabihin natin, kung guidelines and procedure, parang inulit lang eh. Okay, sabi rito, should the party, parehas na parehas eh, should the party be found at his known or any place but refuses to receive the assessment notice, the RO concerned shall bring the barangay notice in the presence of two so that they may personally observe the test. Such act of refusal, the assessment notice shall be given to barangay office, such shall be contained in the portion. Okay.
Ang pinag-uusapan dito is bago tama yung lawyer ng ano eh, ng respondent. Pag sinabi nating respondent, yun yung taxpayer eh. Tama. Walang proper service because kailangan munang magkaroon ng refusal ito. Kailangan munang magkaroon ng refusal yung taxpayer bago mo dalhin yung barangay official at saka dalawang witnesses. Since walang refusal yung taxpayer because wala nga silang pasok nung pumunta, edi walang ano, hindi dapat dalhin sa barangay. So may mali yung BIR official. Sabi dito, tuloy natin pag-aaral. Clearly, the facts alleged in the complaint constituting failure to obey a duly issued SDT have clearly been established. Hence, it is respectfully submitted that there exists a charged probable cause, etc., etc. After all, the object of IPRIMA is only to determine whether there is a sufficient ground to endanger a well-founded belief as to the fact of the omission of the crime. Wala nga eh. Diba? Ang gusto ko sanang liwanagin dito sa mga DOJ officials at saka sa mga BIR lawyers, alam ninyo, wag yung sakalin yung mga taxpayer. Wag. Sila yung movers ng nation. Sila yung nation builder. Hindi naman kayo. Hindi kayo nation builder. Ang nation builders ay mga taxpayer. Wag yung sakalin. Wag. Ang preliminary investigation is very important. Dalawa ang pinatutungkulan niyan para hindi ma-overload yung mga courts natin ng mga petty crimes na katulad nito na nagko-comply naman yung mga taxpayer. At yung pangalawa is mabawasan yung administrative expense ng mga ganitong klaseng case. Ang tingin ko lang dito, parang gusto nyo lang kumita. Ganun ang dating eh. Sana wag naman. Okay? Ito maganda rito. Offer to compromise. Okay, sabi dito, offer to compromise in lieu of criminal prosecution is not a condition precedent in the prosecution of criminal action. Ayan, saktan lang muna ko. Relation to etc. etc. Kung mapabasa nyo ho ito, it is a requirement bago kayo kasuhan ng kriminal, ng BIR, kailangan mo nang mag-offer sila. Hindi yung taxpayer yung mag-o-offer. May mga Court of Tax Appeals decision na dapat mag-o-offer ho yung BIR officials ng compromise penalty in lieu of criminal prosecution. Kasi ang objective naman is makakolekta ng buwis. So, yung sinasabi po rito, hindi ho makatwiran at hindi siguro totoo. Okay? Okay. So, basahin nyo ho yan. Marami ho kayong makukuha doon sa sinasabi ng ano, ng gawin ho natin yung part 2 later on. Dahil medyo masakit na lamunan ko. Nahirapan akong magsalita. So, with that mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. Mga ka-taxpayer, kung mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal.
Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult ho sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyong mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.